Hey guys, you here, Jibel Call Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw, ipakita ko sa inyo kung paano ko i-prepare at ipakain ang fried food na hard-boiled egg yolk. Hard-boiled egg, ang egg yolk lang. Kasi ang egg yolk lang ang ipakain sa fried. Ang pwedeng mapakain nito guys ay yung mga 1 week to a month old na fry. Ano mga isda na inyong pakainin. Pero sa akin, ang koi fry ko, ito yung pinapakain ko. At yung iba kong mga isda, pwede nito guys. At pwede din ito, mag-groom kayo ng malaki na isda, ito ng mga goldfish. At iba, mag-groom kayo palaki sa katawan, maganda din ito kasi masustansya ang itlog at mataas ang protein at iba pang trace minerals. So ngayon guys, pakita ko sa inyo kung paano ito i-properly prepare at paano ipakain. Okay? At saka guys, haluan ko ang tubig nito ng crimson. Haluan natin guys para lalakas ang resistensya ng mga koi fry natin. Okay? So without further ado guys, tara na, tingnan natin kung paano kung gawin. So, ito ang kailangan nyo guys, itong screen na maliit ang mata, ang maliliit na butas, itong screen, yung mesh, fine mesh, ito maliliit ang butas. Kasi ang purpose nito, kailangan magiging pinong-pino ang egg yolk. Itong egg yolk, kailangan mapinong-pino para ma-properly kain siya ng mga frying, ng mga koi fry o anumang fry na pakainin nyo. Ilagay lang ito sa loob ng screen guys. Ito na mayroong screen na mayroong maliit na mata o mga butas sa screen para maging pinong-pino ang egg yolk. Ay, haluan mo natin ng crimson color enhancer at immune booster, immune system at saka grower din ito guys. So tingnan natin kung anong resulta kung ang pagkain natin ay laging hinaluan ito guys. Okay, yan, mix lang natin dito sa solution natin. Yan. Yan, haluin lang natin mabuti para ma-mix ang crimson color enhancer. So ito na guys, parang tea, ganunin yung lang para ano siya ma-broken down sa maliliit na pieces. Saka i-dip nyo guys. Yan. Dip nyo diyan na mix para siyang ma-mix siya properly sa water, walang malalaking mga particles na egg yolk, maging pinong-pino siya. Oh, tingnan nyo. Applicable din ito guys sa pwede din nyo itong gawin kung magpakain kayo ng Daphnia magna. Yan, ganyan guys. Oh. Yan, hanggang wala talagang malaking particles na sa water maiwan kasi pag mayroong maiwan na malaking egg yolk particles, hindi yun makain ng koi fry at mababaho yun, magiging sanhi pa ng pagkasira ng water at mag-invite ng mga bakterya. So ganyan, ganito lang kasimple guys. So ayan properly mix na siya para ng gatas. So ayan. So how about the egg? Pakain na natin ito guys sa ating koi fry na 1 week old. Okay? So ngayon guys, ito na. Ipakain na natin siya sa ating 1 week old koi fry. Mga bagong pisa lang ito. Tingnan nyo, mga pinong-pino pa. Ayan o, pinong-pino pa ang mga fry.
So pag merong malaking particles, hindi nila properly makain. So ganito ang gawin nyo, gawin, na pinakita ko kanina, yung gawin yung solution. Saka i-mix nyo dito sa water para, ayan, mabilis lang ang pagpakain. Ganyan lang, oh. Ayan. Spread nyo lang sa buong pan para mano nila, makakain nila. Ayan. Oh, ayan. Update ko lang kayo, guys, kung anong resulta after a month. Maganda ba ang resulta sa mga koi fry natin na mayroong mixture ng crimson color enhancer and growth developer at boost immune system din. So kung meron kayong tanong, guys, comment down below lang. Thanks for watching, and kung meron kayong tanong about koi fry development, lagay ko sa link sa description below yung blog ko sa jubelkoicenter.com/koi/koi fry. Yan, parang meron kayong karagdagang information about koi fry. Yan. So thanks for watching, guys. Keep safe, everyone. God bless.